my God. Hello, hello, good afternoon. Ito ulit si Katars at ito ang ating animes. Pasensya na guys kung na-late ako ng halos 1 week bago ko ilabas yung guide ng animes natin. Kasi wala akong instant na job for the ticket. So, nag-grind muna ako. At nagpa-job 60 muna tayo. Para kahit papano, may ma-share ako na animes guide, eh hindi putyo-putyo yung damage. Okay? So, sana makatulong tong guide natin. Enjoy! So, kasarapan ng pahinga ko rito, nagre-request yung iba na ilabas na raw natin ang guide natin para sa animes. So, kailangan na natin bumangon, Katars. Para gumawa ng video guides. Okay? Woohoo! Tulad ng sinabi ko sa inyo nung sa video guides ng summoner natin, magbabago items natin. Kasi iba na ang items na gagamitin natin as setup natin dito sa Animes aka Spirit Summoner kumpara doon sa naunang video guides natin ng Summoner. Okay guys? Kasi baka magtaka yung iba na bakit nag-iba yung items ganyan. Kasi sa Summoner, kumukuha siya ng damage through dex. Okay? Dito sa Spirit Summoner, ang main stats niya para sa damage is Vit, okay? Tapos susunod na lang yung Dex, tapos yung matitira, AG. Pero depende sa trip nyo. Yung iba naman, pure Vit, tapos pure AG, tapos yung matitira sa Dex, okay? Basta yun ang main stats niya, pure Vit. Kayo na bahala magbalance sa Dex at sa AG, okay? At ang isa pang kinaganda na Doram class sa sa mga napansin ko guys. Ito na siguro ang pinaka friendly class. Bakit? Nasanay tayo sa lahat ng mga naunang class ang habol natin 4-10 chan. Okay? Pero etong Doram class, hindi yan naghahanap o nangangailangan o pinaka-priority ay 4th enchant. Ang number one priority niya, penetration. Pangalawa, physical damage increase. Pangatlo, HP percent. The rest na mga stats na makukuha nyo, bonus na lang. Okay? Ayan ang stats ko. Sa witch, spiritualist guys, eto ang silbi nito. Kapag kinuha nyo yan level 5, every time na may kaparty kayo or mga kasama na pusa, mas tumataas yung at mas gumaganda ang damage. Huwag nyo yung kakalimutan. Importante yan. Animes aka Spirit Summoner. Ito. Huwag nyo nang kakalimutan yan. Importante yan. Lunatic Gunner. Lalabas lang to pag in-upgrade yung gold badge. At ito, no entry. Sa gold badge din makukuha to. Itong shrimp pond, sa to? Sa S runes. Yung gold badge ko. Yan na yung total na gold badge ko. 1,774. Okay. Ay, wait lang. Thank you.
2 times donation ngayon. So, dito na nga lang pakita natin. Ito gamit natin, Life Burst, 14%. Nakakailang Life Burst na ako. 5 na yata o 4. Tapos naka-3 na rin ako na third line. Kaso, bakit ako nagro-roll ng paulit-ulit? Gusto ko ng mas mataas na damage. Eh. Ano ba? Tapos, seafood with third line na 5.5% na clownfish. Tapos, savage soul na 13.3 damage. Extra natin ng mga runes, secret game rune, pang stealth, meta growth, para kapag naglapag ng protector, walang effect ang land protector. Tapos ito, pang magic, ito yung sa taas lang meron. Tapos ito, nabigyan ulit tayo ng third line, so dalawang UFO. Pwede natin ilapag, pero syempre pang magic yan. Yeah, o hunter rune. Baggy quick. Shrimp. Meteor. At isa pang savage. Tapos isa pang life burst. Tapos fresh tuna rune. Mga importante na runes. So, yung mga iba nagtatanong na siguro ang laki-laki na ng adventure book mo. Ito lang ah, share ko lang sa inyo. Tamad ako sa adventure book. Sniper, tapos nag-mecha ako, tapos nag-minstrel ako. Ang HP ko 4,000 plus lang. Dito sa adventure handbook, 4,000 plus lang. Tapos attack ko siguro 300 plus lang. Nung nagduram na ako, doon ko lang to halos pinalaki. So from 4,000, ngayon ayun na 16,600, tapos attack 700. Okay. Items. So ayan yung final items ko, okay? Kung yung iba nagtataka na for example, ito, rune boots. Rune Boots na plus 6, Divine Blessing 3, may Vit 5 siya. Tapos ito, suot kong Stun Shoes with Ferrous. So, nag-test damage na ako. Etong Rune Boots, mas malakas siya nung Summoner ako. Okay? Pero, ngayong Animus na ako, Spirit Summoner na, mas okay itong Stun Shoes. So, bakit Stunch yung gamit ko? Kasi wala akong budget pambutas nitong rune boots. Pangalawa, hindi biro na i-tier up yung rune boots. Pangatlo, hindi rin biro i-slot yung rune boots. Pero sa murang halaga na plus 6, pagkatapos clean pa yan na walang enchant. Pagkatapos na islatan ko, Ferrous card. So mas malaki damage niya dito sa plus 6 na rune boots. Na hindi pa naka-tear up, tapos wala pang slot. Okay. Tapos, eto, ang nakalagay dito na card, Moonak Star. Bakit sinalpakan ko na ng Archer Skeleton Star? Nung nag-test damage ako, sa buong setup ko, mas malakas siya ngayon. Hindi katulad nung Summoner ako, mas malakas yung Moonak Star. Ngayon, mas malakas na tong Archer Skeleton. Okay. Tapos, itong Nile Bracelet. Yan lang. Accessories. Sa weapon ko, babaguhin ko to. Siguro magda-downgrade muna ako. Baka ibenta ko tong weapon ko. Yes, ibebenta ko. Bakit? Pakita ko sa inyo maya-maya. Andre Star Card.
which increase 3 attack 30. So ito, nagtataka kayo, siguro napansin nyo doon sa summoner video ko na naka-captain eye ako na back, tapos meron din akong quiver na 5% ignore death. So okay sila nung summoner, pero nung nag-animist na ako, spirit summoner na, mas maganda na damage nito na quiver na 8.2% HP. Tapos ito lang yung tail ko kasi wala na ako mas matinong tail pa maliban dito lang. Okay. Tapos baka yung iba nagtatanong na ano mas maganda, Asian Cape o etong Magic Staunch Manto ko with 8.4 na HP. Na test damage ko na tong dalawa at lamang pa rin tong Asian Cape. So kung may Asian Cape ka tapos may max HP, sulit na sulit yan. Kahit walang Divine Blessing, sulit na sulit yun. Tapos eto pa rin, Staunch Clothes na hindi ko pa nabubutasan. Ito ginagamit ko kapag nag-War of Imperium. So yan lang, wala masyadong kakaiba. Ito, mas lamang pa rin tong tights ng konti kahit ignore death 20. Pero sa tingin ko, kapag nabutasan ko tong Gobain's armor tapos naka-max tier siya, mas malaki na damage nito. Kasi nag-test damage ako kanina eh. Konti lang yung ano, yung difference nilang dalawa. To the point na naka tier 3 na tong tights tapos may ignore death 20% pa. Tapos meron pa siyang Archer Skeleton card. Konti lang diferensya ng dalawa. Okay. Guys, eto pala ha. Kung hindi pa kayo naka-follow sa page ko or sa YouTube ko, guys, gawin nyo na. Bakit? Gumawa ako nung isang araw ng mga items, weapons at saka mga armors ng Doram para ma-share ko sa ibang Doram. Yes, ilalapag ko. Okay? Pakita ko sa inyo ano yung ibang meron ako. Ah. Ito, physical damage increase, 3.5. Tenacity, 7.5. Ignore death, 10. Ito, wala yan. Tapos, ito. Physical damage increase, 3.5. Tapos, meron pa akong ibang mga items na naka-ready. Ito, papakita ko ngayon. O, yan. Okay. So, magseset ako ng araw kailan ko ilalive. At sabay-sabay kong ilalapag mga to. Okay? So, kung naka-follow ka, naka-subscribe ka sa akin, at updated ka sa bawat galaw ko everyday, malalaman mo kung kailan ko ilalapag yung mga items na to. Okay? Bakit ko ginawa to? Na bakit ako nagcraft ng marami tapos isi-share ko sa Doram? Kasi napansin ko nagkakaubusan ng items eh. Marami naghahanap ng items. So, sa tingin ko, malaking tulong sa Doram family yung ginawa natin na mag-enchant tayo ng weapon, mag-enchant tayo ng mga armor, tapos ilalapag natin sabay-sabay. So sabay-sabay tayo magbibig, okay? So sana makatulong sa inyo yan. Kasi alam ko, pagtulong ko sa free BOC run o kaya free ET, oo, nakakatulong yun. Malaking bagay rin yun. Pero sa tingin ko, sa gagawin ko ngayon, na naglusaw ako ng 1,400 na Mora coins, nag-enchant na maraming items para ilapag sabay-sabay, sa tingin ko, maraming matutulungan sa mga Doran. Okay? So hanggang dito na lang guys. Abangan nyo. Thank you for watching. This is the Tars. Don't forget to subscribe. Thank you.
Bye-bye.